sa pagpasok sa trabaho. Almusal, pangbaon niya na food kung nagbabaon siya, gamit niya pampaligo. Hindi naman sa katulong ang peg, obligasyon natin yun bilang asawa. Pangatlo, huwag mabunganga. Ayaw ng mga lalaki ng nager. Dati ganyan ako. Kaya palagi kami nag-aaway. Ngayon, binago ko na. Kaya happy na kami nagsasama. Pang-apat, huwag kakatulugan ang tampuhan. Kailangan bago kayo matulog, nag-aayos na kayo. Kasi pag palagi niyong kinakatulugan ang pag-aaway niyo, diyan nagsisimulang tumigas sa mga puso niyo. Hanggang sa hindi na kayo magpatawaran at maghanap na ng iba ang inyong asawa. Panglima, pag mainit ang ulo ng asawang lalaki, huwag niyong sasabayan. Hayaan mo lang siya. Pag sinabayan mo yan, lalo lang kayong hindi magkakaintindihan. Pagalit ang asawa, pag nahimasmasan na, saka niyo kausapin ang mahinahon. Dahil ang mahinahon na salita ay nakakapawi ng galit. Tandaan niyo yan. At pang-anim, kailangan palagi tayong nagpapasakop sa ating asawa. Hindi yung gusto mo, ikaw palagi yung nasusunod. Ang asawa nating lalaki ang ulo, hindi tayong mga babae. Pang-pito, huwag mong gagalawin ang mga personal na gamit ng iyong asawa. Gaya ng cellphone, wallet, kasi isipin niya wala kang tiwala sa kanya. Parang lalo mo lang siyang tinutulak na maisip ang dapat ay hindi naman niya dapat naiisip. Pwede mong galawin, huwag mo lang ipakita. Pang-walo, kung parehas kayong may trabaho, dapat ay may isang araw na pwede kayong mag-date, mag-bonding, gaya ng ginagawa niyo yung kayo mag-jowa pa lang. Kailangan may time kayo para sa isa't isa. Pang-siyam, dapat ikaw na asawang babae. Hindi porkit marami ka ng anak, ay papabayaan mo na ang iyong sarili. Kailangan mo mag-ayos at laging mabango para laging excited ang asawa mo na umuwi para mayakap at makita ka. Hindi yan maghahanap ng iba pag palagi kang mabango. See? And pang-sampo. Kailangan bago kayo matulog, ay magkwentuhan muna kayo, share nyo sa isa't isa ang mga nangyari sa maghapon. Sa labas ng bahay, or sa trabaho man. Dapat kayong maging totoo sa isa't isa, walang lihiman para sa ikagaganda ng inyong pagsasama. Pero, kung sa kabila ng mga inyong ginawang magaganda para sa inyong mga asawa, ay nagloko pa din. Doktor lang kailangan yan. Sakit na yan. Sana po may napulot po kayong aral sa mga na-share kong tips para mapanatiling masaya at maayos ang inyong pagsasama. Thank you po. And please, don't forget to subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell notification para po ma-notify po kayo sa mga susunod kong gagawing video. Thank you for watching. Bye for now.